dias, amigos y amigas. Today we are talking about isa sa mga issue po na nagpapakita na gaano kalayo sa realidad ang buhay ng mga Marcoses kumpara sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. How the lives of the Marcoses are so far from reality that they really don't know what is happening all around them. Kumbaga, yun sila po, yung parang nasa gilded castle po or gilded kwan. Yun nga po, yung nasa kwan na nga po talaga tayo. Nasa golden years na nga tayo na kung saan po sila may gold, tayo naghihirap lahat. And this is shown by the decision of no less than the wife of the president to build a catering area in Malacañang. Kasi ngayon po kasi meron na po kitchen ang Malacañang. Remember si Blockbuster ay covered Malacañang as representative of the Philippine Daily Inquirer from the ERAP administration. Kami po nag-goodbye kay ERAP nung naalis siya sa pwesto at kami po nag-welcome kay Gloria Macapagal Arroyo. Kaya kabisado ko po yung lahat ng mga areas sa Malacañang. So, malaki na po ang kitchen dyan. Malaki po. Pwede po kahit 100 katao. Pero hindi ko makita, hindi ko maisip kung bakit kahit kaya na ng catering or kitchen, a very very large kitchen ng palasyo, kaya na para pakainin ng libo-libong katao diyan. At yun nga, ilang beses na rin ako kumain diyan kasama na sa mga state dinner, ganun. Kasama na yung mga visiting mga presidente ng Amerika, ganun. At iba pang bansa, Japan, Spain, ganon. Pero gagawa pa rin sila ngayon ng isang catering area. So, kumbaga, sa akin po, okay sana ito kung gagawin nila ito at a time na sagana po ang Pilipinas at a time na umabot na ng 20 pesos ang per kilo price ng bigas. Wala po tayo shortage ng baboy at baka at iba pang bilihin kasama na yung sugar at saka yung salt at iba pa mga bagay-bagay po. At hindi lang yan, kahit may supply, napakataas ng pwesto, ng presyo po talaga. So, maling-mali po talaga itong desisyon. Kahit ano pang justification sasabihin ng asawa ni Marcos, si Liza Araneta Marcos, na kahit sabihin pa niya pagtitipid ito para hindi na mag-catering. Pero ang alam ko po dyan sa Malacañang, more dyan po niluluto nila para save yung mga pagkain. Na, pero po, yung gagawin nila catering area, nagpapakita lang talaga na isa, tama yung hinala ng mga tao na from the very beginning, from the time pumasok sila dyan, at yun nga, nakita natin, nag-birthday si Imelda dyan, wala na silang ginawa, kundi party ng party dyan. Nakikita naman natin na nagtatrabaho si Marcos from Monday to Friday lang. And then Saturday, Sunday, nagpa-party sila. So, ganun na nga po nangyayari. At the building of this catering area po only confirms that na isa, dalawang implication po ito or dalawang indication po ang makikita natin dito. Isa, talaga nga bumalik na ang Malacañang sa party days ni Imelda Marcos, yung party ng party siya habang naghihirap yung mga tao. And pangalawa, hindi po sila sensitive or hindi po sila aware sa nangyayari sa taong bayan. Kaya po, habang naghihirap tayo, habang hindi pa nila naibaba yung presyo ng aros, habang hindi pa nila tinutupad yung election promise nila na babayaran nila 1 million kaya nanalo sila,
yun ang dahilan talaga, pinaka biggest reason, yung 1 million per boat sa mga tao habang hindi pa nila binibigay yung Taliano Gold, habang naghihirap tayo dito sa taas ng bilihin, andon nagpapasarap si Marcos sa Amerika kahit kagagaling lang sa Indonesia at Singapore. So yun lang po talaga, travel, party, party, travel, party, party. So ito na nga po. And as indicated by the building of this new catering area, kasi meron na po catering area dyan. So kaya po maganda itong observation ni Gabriela Women Party List Representative na si Arlene Brosas, na sinabi niya yung pagpapatayo nitong catering center sa palasyo is insensitive and a waste of taxpayer money, sabi nga niya. At syempre nalaman naman natin ito dahil sa post na nga po ni Liza na during the groundbreaking po at pinalabas sa iba-ibang mga media channel ng gobyerno. Sabi ni Brosas, while the Marcos family is busy building a new catering area for their extravagant parties using the people's taxes, the Philippine peso recently hit an all-time low and commuters bear the brunt of public transport fare increases. Yun po. Ang dollar umabot na sa almost 60,000. And then yung tuloy-tuloy pa rin po ang pagtataas ng presyo ng fare sa buses, sa jeepney, sa tricycle. So kawawa po. Kawawa po talaga ang taong bayan. Sabi nga ni Brosas, the government had no budget for cash aid to address severe hunger. So may severe hunger po tayo ngayon sa bansa. Kumbaga, ang daming tao na na-experience ng kagutuman dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. But sabi niya, that the government has allocation for lavish luncheons and birthday parties. Sabi nga niya, walang budget sa construction ng bagong school. Mga bagong school. Pero meron budget para sa building of a catering area. Sabi niya, this is peak insensitive and a waste of people's money. So, sabi niya, kung meron man mga indikasyon na insensitibo o walang malasakit itong gobyerno, ito na talaga. Pero syempre po, marami naman indikasyon yan. Yung tinanggal nila yung budget ng 2 almost 3 billion budget ng University of the Philippines, yung 800 million sa tinanggal sa Philippine General Hospital, yung 500 million pati yun hindi pinatawad, yung tinanggal yung 500 million budget para sa SPED, yung para sa mga batang may kapansanan, sa pag-aaral ng mga batang may kapansanan, 10 billion budget sa CHED, kaya 200,000 ng mga estudyante na papunta college hindi magkakaroon ng ayuda, at saka iba pa pong bagay, habang si Marcos mabibigyan yung pork barrel niya or your intelligence and intelligence funds niya na worth 4.6 billion at si Vice President Sara Duterte 2.3 billion. So na tumaas talaga ng 3 times sa budget ni Vice President BP Lenny Robredo na only 700 million per year na wala pang intelligence funds. Na tulad ni Sara, may 500 million intelligence funds. So talaga po, malayo po talaga, wala po talaga sa realidad ang mga Marcoses. So, sa second part po nitong vlog na ito, i-discuss po natin na whether si
First Lady Liza Marcos ay nagiging kapareho na ba po sa kay Imelda Marcos or ibang historical personalities sa history natin, so o sa history ng Europa, na nagpakita na kawalang insensitivity or walang malasakit sa mga tao, at sinong personality yan ang pwede ikumpara kay First Lady Liza Marcos. So, pakikalat na lang po ito, mag-ingay po tayo sa issue na ito para wala, too late na siguro. Kung nag-groundbreak na yan, ginagawa na nila yan. Pero sana huwag na nilang madagdagan yung luho nila kasi puputok kwa na talaga, yung social volcano puputok na talaga kung hindi pa sila titigil sa pagpakita ng karangyaan at luxury nila habang naghihirap ang mga taong bayan. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.